up mga brother? So, punta ako ngayon sa SM. I-meet ko yung seller ng side mirror. So, at last, nakahanap na ako. Pero, nakita ko lang siya sa Facebook Marketplace eh. So, kung napanood niyo yung sa akong video, naghanap ako ng side mirror na clear lens, wala akong makita. Ngayon, may nakita ako sa Marketplace. So, ang brand niya, Mugen. Malaki siya. Tapos clear lens. Ngayon, pupuntahan ko. Meet kami sa SM. Meron actually ako nakita online. Pero, syempre, mas mahal siya. Kaya, ito yung kinontak ko. Kasi mura lang yung benta niya eh. So, yun nga rin pala. Friday, 4 PM. Meron kaming meet up mga Pampanga motovloggers. So mga nagmo-motovlog din sila, mga taga dito sa Pampanga, yung iba taga Tarlac City. So mag-meet kami doon sa ginawa natin kanina sa Northwalk. So tambay, siguro mag-coffee kami, magkikwentuhan. As actually in-invite namin si Sir Reed Motovlog. Kaya lang, meron na pala siyang event noon ng 19 so this Friday. So sabi niya punta na lang daw kami, invite niya kami. So yung meetup niya 7 PM Northwalk din pero sa San Fernando, Pampanga. So mangyari siguro kung di man umulan, sana huwag naman umulan, pero diretso kami doon after ng meetup namin dito sa Northwalk. Sana makapunta kami doon. Medyo malayo, siguro mga 30 kilometers away mula dito sa Clark. Malapit tayo sa SM. Ikot tayo dito. So, andyan kami mimit sa harap. So, may flagpole. Sana nandyan na siya. Uwi na agad tayo. Wala pa yata. Tawagan ko muna. Ayan. Ayan na. Di ba sa? Kapalitan ko kasi ito. Ang liit. Tapos hindi pa clear. Ang hirap makita lalo pag nakagano ganito. Extra screw ah. Parang maluwag siya. Ayan. Tingin. Ano nga no? Mighty band. Marang yan. Ano bang tawad? Okay nga. Ayan lang. Baka meron siyang higpitan dito, baka pag tinanggal mo to, pwede mo siyang higpitan doon. Baka meron ding alin. Ah, ito. Maganda to pati, clear. Madaling makita. Okay ko lang ha. Ha? Mag-isang taon na rin. Bagong linis. Salamat ah. Sige. Alright, nawanda natin. So, uwi muna ako tapos kabit natin yung side mirror. Alright, so ito na yung side mirrors natin. So, na-install ko na siya.
pag-uwi ko kahapon, umulan. Tapos in-install ko siya gabi na. At yung kasama talaga niya na para dito. So, ang ginamit ko yung dati pa rin kasi yun siya, mahaba siya, oh. So, ang mangyayari, pag ito yung kinabit ko, masyadong naka, yun, hanggang dito na yung side mirror. Mahirap na sumingit pag ganun. Sobrang haba niya, o sumabit lang. So, itong dati yung ginamit ko. Ginawa ko na lang ng paraan. Papansin nyo, ito yung extension niya nakasama. Ito yung para sa, para ma-rotate mo siya. Yung bushing yan, eh. Tapos, ito din, ito yung kasama niya din dito. So, pinalit ako ng screw para mas lapat siya. Kasi pag nakakabit yan, siya din mamalapit side mirror. Parang usin siya dito, eh. Tapos, bahala ko din yung lagyan ito, dito. Ang blind spot. So, itong side na to, part na to, dito lang dyan yung kamay o braso. Kasi nga, mas maiksi siya. Kaya, nalagyan ko rin yan. Kaya lang, kailangan ko pa ng double-sided tape. Naubos na yung double-sided tape ko, eh. Tapos, gumamit din ako ng thread locker para sa mga screws. Bago ko yan nilagay, itong mga screws dito sa loob, yung dito, yung screw dito, nagyan ko muna ng thread locker para hindi siya mag-loose. Kasi ba yung mga motor natin, nagbabibrate yan. So yun din yung cost ng mga aftermarket side mirrors kaya sila lumuluwag. Kaya kailangan nyo ng ito, thread locker. So yun lang.